ang alan at magkakatropang siga. Good day sa inyo, Sir Jupiter, and to your listeners as well. Just call me Jane, taga rito po sa May Tarlac. Share ko lang po ang kwento ng Tito Lorenzo ko. Kapatid po siya ng aking mama Lorena. Hindi man ako 100% na naniniwala dito. Pero sabi kasi ni Tito at ni Mama, totoo daw po talaga. Kaya naisip kong isend sa inyo itong story para malaman kung may ganitong creatures ba talaga. Gusto ko pong mabasa galing sa mga listeners kung may narinig na ba silang mga kwento tungkol sa mga alan ng Abra. Ang mga alan daw ay parang mga taong may pakpak at may mga balahibong parang sa ibon. Mahihilig daw sila sa mga bata. Kaya kilala silang kumukupkop ng mga batang ulila o nawawala. Nangyari raw po ito noong late 1980s nung nasa Abra pa nakatira ang pamilya ni na Tito at Mama. 14 anyos pa lang si Tito Lorenzo ng mga panahong ito. Aminado naman po siyang talagang sakit siya sa ulo ni na lolo't lola dati. Palasagot, hindi nakikinig sa mga pangaral. Bulakbol sa eskwela. Maraming bisyo, tsaka barkadista. Pero hindi naman siya nananakit ng ibang tao. Sila ng tropa niyang si Japet. Pero yung dalawa pa nilang mga kabarkadang sina Jojo at Loloy, talagang mga basagulero. Kapag naglalakad nga raw po sila at kasama nila yung dalawa, iniiwasan sila ng mga taong ayaw ng gulo. Ang hihilig daw kasing maghamon ng away, mangutya at mambastos nina Loloy at Jojo. Kahit pagsabihan at ilang ulit ng nabarangay, ayaw pa rin magsitigil. Isang dapit hapon po, Sir Jupiter, naglalakad ang apat papunta sa paborito nilang mamihan malapit sa palengke. Hindi laman lasing pero may mga tama na. Sakto lang para mapalakas ng alkohol ang mga loob nila. Kaya feeling mga hari o may-ari ng mundo. Nagtatawanan tapos malakas na nag-uusap habang naglalakad. Ngayon, kailangan pa po nilang dumaan sa isang medyo masikip na tulay para makarating sa palengke. Bago pa man sila tuluyang makalapit sa tulay, may nakita po silang isang batang tumatawid. Tansya ni Tito siguro mga nasa 11 o 12 anyos. Payat, magulo ang mahabang buhok, madungis ang damit, tapos may dalang isang supot. Hindi nila maaninag ang mukha noong una kasi nakayuko ito habang tuloy-tuloy na naglalakad. Maliban pa sa padilim na nga. Lalagpasan lang sana sila nito, pero bigla pong nagsalita si Jojo, Sir Jupiter. Aba, hindi man lang ba tayo babatiin ang magandang gabi nito? Lakas ng loob mong kutong lupa ka! Pipigilan po sana ni Japet si Jojo, kaso nahatak na ng huli ang balikat ng bata. Napalingon ito sa kanila at nakita ni Tito ang nagtataka, ngunit walang emosyon nitong mga mata. Si Loloy naman sinigundahan ang trip ni Jojo. Pinagtawanan ng bata at hinawakan ng mahigpit ang braso nito para hindi makatakas. Saan ka ba pupunta? Laro muna tayo dito, Totoy. Ano ba yung dala mo? Patingin nga. Hahablutin na sana ni Loloy ang supot na dala ng bata. Ngunit, naiiwas nito ang kamay na may hawak ng bitbit. Naitulag din ng bata si Loloy at agad itong tumakbo papatakas. Napatawa si Jojo kasi natakasan ng bata ang katropa namin. Kaya naman,
agad na hinabol ni Loloy yung tumakas. Nang makalapit si Loloy, hinila nito ang isang braso ng bata sabay hinablot ang bit-bit nitong supot. Sinubukan ng batang agawin ito pero mabilis na dinukot ni Loloy ang laman. Isa pala itong mansanas. Prutas na medyo mahal kung bibilhin noon sa lugar ni na Tito. Akma ng kakagatin ni Loloy yung mansanas, ngunit bigla siyang itinulak ng malakas ng umiiyak ng bata. Napaupo sa lupa ang kaibigan ni na Tito. Kaya galit itong muling tumayo at sinapak ang karap. Uy, tama na yan! Huwag naman kayo sumobra, hindi naman kayo inaano niyang bata eh. Sinusubukang pigilan ni Tito sina Jojo at Loloy na binubugbog na ang bata. Ngunit hindi sila nakikinig. Gustong ipakita ng dalawa na teritoryo kuno nila ang baryo at walang pwedeng mag-angas sa kanila doon. Napapaisip na nga raw po sina Tito at Chapit na siguro panahon na para dumistansya sila sa dalawang sanggano. Ang kaso baka naman, sila pa ang pag-initan kapag bigla na lang silang lumayo. Nang magsawa sina Loloy at Jojo, hinayaan na rin nilang makaalis ang paikaikang bata. Ang grupo na may tumuloy na sa mamihan para maghapunan. Pagkatapos, nagkayayaan na ring umuwi. Kinabukasan maagang pinapunta ni Lola si Tito sa palengke para bumili ng bigas. Ayaw sana niya kasi tinatamad pero nakaramdam na rin siya ng gutom at wala nang maisasaing. Nang makarating sa bandang tulay, binagala ni Tito Lorenzo ang lakad sa bahagi kung saan binugbog ng mga kaibigan yung bata. Doon, napansin niya ang mansanas na nasa may batuhan at agad naman niyang pinulot. Bagamat madumi, mukhang maayos pa naman ang kalagayan nito. Binitbit niya ito papuntang palengke hanggang sa makauwi na ng bahay. Hindi rin mawala sa isip ni Tito ang nangyari noong nagdaang araw. Lalo na ang mukha ng bugbog saradong bata. Opo, marami ng binugbog sina Loloy at Jojo na nakita nila ni Japet. Pero sadyang may kakaiba daw doon sa bata, Sir Jupiter. Nasa isip niya, baka siguro dahil parang hindi naman afford ng ganoong bata na makabili ng mamahaling prutas. Mukhang palaboy daw po kasi tsaka madungis, tapos hindi pa pamilyar sa kanya yung bata. Kahit pa kilala naman niya halos lahat ng mga taga-baryo. Hindi raw po talaga mapalagay si Tito noon, kaya naisip niyang hanapin yung bata. Tapos isauli yung mansanas. Hinugasan niya ang prutas. Nilagay sa bagong supot saka lumabas ng kanilang bahay. Palinga-linga kasi ayaw niyang makasalubong sina Loloy at Jojo at malaman ang kanyang balak. Sakto naman pong si Japet ang nakita niya, kaya niyaya niya ito sa kanyang plano. Pumayag naman ang lalaki kasi maging siya'y may nararamdaman ding kakaiba doon sa bata. Binalikan nila ang lugar kung saan binugbog yung bata. Tinukoy naman ni Japet kung saan ito tumungo pagkatapos ng nangyari. Nakita ro niyang pumasok ito sa talahiban sa gilid ng daan. Tapos mukhang didiretso papuntang kakahuyan. Ilang oras din po nilang ginalugal ang kakahuyan, Sir Jupiter, pero hindi po talaga nila nakita ang bata o ang tirahan nito. Naisip ni Japet na sumugal sa masukal na bahagi ng gubat bago patuluyang dumilim. Hindi nga po siya nagkamali, Sir Jupiter.
namataan ni Tito ang bata. Agad niya itong tinawag at lumingon naman sa kanya. Subalit parabang bumakas ang takot sa mukha nito at mabilis itong tumakbo papalayo. Bata, teka lang, hindi ka namin sasaktan. Isasauli lang namin yung mansanas mo. Tuloy lang sa pagtawag sina Tito at Japet sa bata. Ngunit hindi ito humihinto. Matulin ang kilos ng bata, samantalang hirap naman sina Tito sa kapal ng mga damo, dami ng mga ugat ng puno at mangilang-ilang mga bato. Unti-unti na rin lumulubog ang araw. Nakita nila Tito na lumiko ang bata. Sinundan nila, tapos hindi na nila mamataan. Nagtaka sila kasi imposibleng makatakbo yun ng ganoon kabilis at mawala sa kanilang paningin. Hingal namang sabi ni Japet na baka maligno o engkanto yung bata. Kaya may nararamdaman silang kakaiba rito at kaya rin bigla itong nawala. Tutol naman ni Tito, kung engkanto nga yun, paanong nabugbog ng husto ni na Loloy at Jojo? Makikipagtalo pa po sana si Japet, Sir Jupiter. Kasi kung talaga nga raw na pangkaraniwang bata lang yun, paano namang nakatatakbo na yun ng ganun kabilis matapos mabugbog? Ang kaso, bigla pong naramdaman ni Tito na may gumagalaw sa sanga ng isang puno. Hindi nga lang nila maaninag kasi makapal yung dahon at padilim na rin. Bata, ikaw ba yan? Maniwala ka sa amin. Hindi kami naririto para saktan ka. Gusto lang naming hingin ng tawad yung ginawa ng mga kasama namin sa iyo. Tapos isauli na rin itong mansanas mo. Maayos pa naman, tapos tahugasan ko na din. Desperado na po si Tito noon, Sir Jupiter. Kaya kinausap na lang niya sa malakas na boses ang batang hindi nila nakikita. Ramdam kasi niyang nasa paligid lang ito. Pagkatapos magsalita, inilagay niya ang nakasupot na mansanas sa paanan ng puno. Tumalikod na po ang dalawa sa puno at aalis na sana. Pero bigla po silang may narinig na kaluskus mula doon. Mabilis po silang lumingon at nakita po nila ang isang kakaibang nilalang na inaabot ang nakasupot na mansanas. Napatingin din po ito sa kanila. Doon, nakita nila sa malamlam na sinag ng araw ang isang kakila-kilabot na nilalang. Parang tao pero disfigurado ang mukha. Napakakapal raw po ng balat na parang balat ng kalabaw. Bukod pa, nakaturo palikod ang mga paa at kamay nito at may mga mababalahibong pakpak na parang sa malaking ibon. Ilang segundo lang, Sir Jupiter. Kita ni na Tito at Japet ang nanlilisik nitong mga mata na parang galit na galit sa kanila. Nang makuha ang mansanas, mabilis din itong umakyat ng puno at nawala sa makapal na dahon. Madapadapang tumakbo si na Tito at Japet sa gubat. Nahirapan pa silang mahanap ang daan pa uwi kasi tuluyan ang kumagat ang dilim at hindi pa nila kabisado ang masukal na bahagi. Habang tumatakbo, nagtatalo ang kanilang mga isip kung yung halimaw ba mismo ang bata o baka kaibigan lang nito. Pwede rin nagkamali sila at wala talagang kinalaman ng bata doon, tapos nakuha na nito ang mansanas. Akala nila makakauwi na sila ng tuloy-tuloy noon, Sir Jupiter. Kahit pa walang tigil sa panginginig ang kanilang mga binti. Subalit bigla po silang may narinig na pagaspas na parang nagmumula sa malalaking pakpak. Hindi sila pwedeng magkamali. Nakasunod ang tunog
sa kanila. Lalo nilang binilisan ang pagtakbo hanggang sa makarating sila sa may daan malapit sa tulay. Hindi na nila naririnig ang pagaspas ng mga pakpak, ngunit hindi pa rin sila tumitigil sa pagtakbo. Hanggang sa makasalubong nila sina Jojo at Loloy. May aswang! Hinahabol kami ng aswang! Walang ibang masabi sina Tito sa mga kabarkada kundi ang tungkol sa pakiramdam nilang humahabol sa kanila. Nagtaka naman ang dalawang siga. Huy! Bumalik kayo rito! Ano ang aswang pinagsasasabi ninyo? Huy! Dinig na dinig pa raw ni Natito ang pagtatawag ni na Jojo at Loloy habang lumalayo sila sa mga ito. Una nilang nadaanan ang bahay ni na Japet, kaya doon na rin muna tumuloy si Tito sa takot na baka dagitin ang aswang kung mag-isang maglalakad pauwi. Nangangatog pa rin ang mga tuhod ng dalawa. Kumakalabog ang dibdib at mabibigat ang paghinga ng maupo sa sala ni na Japet. Hindi mawala sa isip ang nakitang nilalang. Nagtatanong din kung ano kaya ang pakay nito. Bakit sila nito sinusundan? Gulat naman ang lola ni Japet sa biglang pagpasok ng dalawa. Bagamat nag-aaling lang ang magkwento, isinalaysay nila sa matanda ang mga naranasan at nakita. Nanlaki ang mga mata nito, tsaka sinabing malamang isang alan ang nakita ni na Tito. Ang alan ay isa raw uri ng aswang na mahilig mag-alaga ng mga bata. Opo, Sir Jupiter, nag-aalaga raw ng bata at hindi pumapatay o kumakain ng sanggol. Kahit ako nga po na nakikinig sa kwento ni Tito, ay hindi rin makapaniwalang may ganoon palang nilalang. Kinukup-kup nga daw nito ang mga batang naliligaw sa gubat o mga inabanduna ng mga magulang. Ito po medyo nakakadiri. Kaya pasintabi sa mga nakikinig, lalo sa mga babae. Babae rin po ako, kaya talagang kinilabutan ako sa sinabing ito ni Tito. Ang mga alan din daw ay kumukuha ng mga nalaglag na sanggol. Inunan ng bata o kahit dugo sa buwan ng dalaw ng mga babae. Tapos, binibigyan nila ng buhay ang mga ito upang maging mga batang alan. Hinuha pa raw po ng lola ni Japet baka isang alaga ng alan ang batang binugbog ni na Jojo at Loloy. Kung sakaling ganoon nga, paniguradong hindi raw ito titigil hanggat hindi nakagaganti. Natigilan si na Tito at nagkatingina nang marinig ang sinabi ng matanda. Naaalalang nakasalubong nga pala ang mga katropa habang tumatakbo sila palayo sa kung anong pumapagaspas. Agad silang kumuha ng tigisang kutsilyo at lumabas sa bahay ni na Japet. Hindi na nagpapigil sa lola nito. Mabilis nilang tinakbo ang daan pabalik hanggang sa makasalubong nila si Jojo. Tulong! Tulong! Tulong mga pre! May aswang nga! Kinuha si Loloy! Mautal-utal at hinihingal na sabi ni Jojo kina Tito. Nanginginig ang buong katawan nito at namumutla. Bago pa man sila makapagsalita at magtanong kung saan na ang sinasabing aswang, bigla naman nilang narinig ang pagsusumigaw ni Loloy. Kasabay ito ng malalakas na pagaspas na parang galing sa malalaking pakpak. Tapos mukhang papalapit sa kanila. Napatingala ang tatlo at sa tulong ng maliwanag ng buwan ay nakita nila ang kahilahilakbot na halimaw. Bitbit nito si Loloy at nakatitig kay Jojo habang lumilipad papalapit.
Akma na sanang dadagitin ang nilalang si Giorgio ngunit bigla itong yumuko at dumapa sa lupa para makaiwas. Inambahan naman ng taga ni na Tito at Japet ang sinasabing Alan. Pero hindi nila ito tinamaan. Lumipad lang ito pataas habang nakatitig sa kanila. Bitbit pa rin ang nagkakakawag na si Loloy. Ilang sandali pa, tuluyan na itong lumayo at mukhang pabalik na sa gubat. Tarantang lumapit sa barangay sina Tito para ikwento ang nangyari. Ang kaso, hindi sila pinakinggan ng mga naroroon. Una, hindi sila kumbinsidong may aswang nga kasi hindi naman ito nanggugulo sa kanilang baryo. At ikalawa, hindi naman aswang ang nanggugulo sa kanila kundi ang grupo ni na Tito, lalo na sina Jojo at Loloy. Binuntahan din nila ang mga magulang ni Loloy, pero pinagtabuyan lang sila ng mga ito. Wala raw silang pakialam kahit mamatay pa ang kanilang anak dahil sa pagiging sakit sa ulo nito. Sunod silang tumungo sa bahay ni na Jojo, subalit ganoon din po. Hindi rin sila pinaniwalaan ang mga magulang nito. Sa halip, kinaladkad ng manong ang kanyang anak at kinandado sa loob ng kamalig. Nagbanta pa itong inadamay sina Japet at Tito kung hindi sila titigil sa pagpapasaway. Kaya naman, naisip niya na Tito na lakasan na lang ang loob at sila na lang ang pumunta sa gubat para hanapin si Loloy. Wala silang ibang dala kundi ang kanika nilang mga itak. Mabilis nilang tinahak ang daan. Ngunit bago pa man nila marating ang masukal na bahagi ng gubat, ay narinig na nila ang pagsusumigaw at pagmamakaawa ni Loloy. Mabilis na tinakbo ni Tito Lorenzo at Japet ang pinagmumulan ng tinig. Doon natanaw nila mula sa malayo ang batang kumakain ng mansanas malapit sa nakasigang apoy. Nakita rin nila ang halimaw na binubugbog ng husto ang kaibigan nilang si Loloy. Sinasapak, sinisipa, tinutuhod, tapos hinahablot saka hinahagis sa lupa o sa puno. Paulit-ulit lang na ganun. Halatang hinang-hina na si Loloy. Halatang konti na lang mawawalan na ito ng malay. Lalapit na sana sina Tito para saklolohan si Loloy ngunit nakita sila ng Alan. Bigla itong humayaw ng malakas habang nakatitig sa kanila. Naistatwa sina Tito sa kanilang ginatatayuan, Sir Jupiter. Nanigas ang kanilang mga panga ngunit nanginginig ang mga tuhod. Wala silang magawa habang nakikitang kumukuha ng isang nag-aalab na panggatong ang Alan mula sa nakasigang apoy. Walang ano-ano'y nilapit niya ito kay Loloy at agad lumiyab ang damit ng lalaki. Idinampi pa nito ang apoy sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Loloy hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng alab. Gusto lang ng anak ko ng mansanas kasi walang ganyan dito sa gubat. Bakit ninyo kailangang saktan ang anak ko? Napakalakas na garalgal na boses ng halimaw ang umuugong sa buong paligid. Kasabay ng humihina ng hiyaw ni Loloy. Lumihon ang halimaw kina Tito at kita nilang tila lumambot ng bahagya ang mga mata nito. Bigla nitong dinagit ang batang kumakain ng mansanas. Lumipad pataas ng puno, saka bumalik sa may apoy. Dumagit ng isa pang nag-aapoy na panggatong at lumipad ulit palayo. Nagtaka sina Tito kasi bakit hindi sila sinaktan ng halimaw. Kinuha ni Japet na baka dahil ibinalik nila ang mansanas ng bata. Maghahanap pa po sana sila ng paraan
para mamatay ang apoy sa katawan ng kaibigang halatang wala ng buhay. Ngunit biglang nanlaki ang mga mata ni Japet ng matauhan kung saan papunta ang alan. Mabilis silang tumalilis pabalik sa bahay ni na Jojo Sir Jupiter. Malayo pa man sila itanaw na nila ang napakalaking apoy na nagmumula sa kamalig na pinagkulungan sa kanilang katropa. Sagad-buto na raw po talaga ang kilabot ni na Tito noon, Sir Jupiter, kasi baka sila naman ang isunod ng alan. Subalit iba ang nangyari nang dumapo ito sa kanilang harapan. Mapayapa na ang mukha nito. Malumanay na rin ang boses ng magsalita habang may inaabot sa kanilang dalawa. Salamat sa pagsauli ng mansanas ng anak ko. Nakwento niya sa akin, wala kayong kasalanan na dalawa. Kaya hindi ko kayo gagalawin. Natigilan sina Tito at Japet sa sinabi ng alan. Nang tinanggap nila ang inabot nito, nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nila ang iilang mga pirasong ginto. Hugis maliliit na mga buto ng mga halaman. Sa katunayan, may naitabi pa po si Tito Lorenzo na ipinakita niya sa akin. Agad na rin pong lumipad papalayo ang alan noon, Sir Jupiter. Tapos hindi na po nila narinig o nakita ulit. Ang nakalulungkot lang, tuluyang sinawimpalad sina Jojo at Loloy dahil sa nangyari. Bagay na parang ikinatuwa pa ng mga kabaryo nila. Sina Tito naman nagbagong buhay na rin simula noon. Sinikap nilang maging mabuting tao at hindi na maging sakit sa ulo ng kani-kanilang mga pamilya. Binenta rin nila ang mga ginto na nakatulong para gumanda ang kanilang buhay. Bagay na nai-enjoy rin namin ng mga kapatid at mga pinsan ko hanggang ngayon. Naniniwala man kayo hindi sa kwento na to, maging mabuti po tayo sa bawat isa. Hindi dahil natatakot tayo sa karma, kundi dahil mabuti ang maging mabuti. Thank you very much sa pagbabasa ng story ni Tito Lorenzo at ng kanyang mga kaibigan. Aswang na Fagad. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Edna. Manglilimang taon na akong nagtatrabaho sa isang pabrika sa Valenzuela nang mangyari ang nakakatakot kong karanasan. Tuwing ikadalawang taon ay umuwi ako sa amin sa Mindanao. Nangangalahati pa lang ang buwan ng Agosto nang kontakin ako ng nanay ko para pauwiin dahil namatay na raw ang lola ko. Sobrang nalungkot ako ng sandaling yun dahil ang lola ko ang nag-alaga sa akin noong ako ay bata pa, hanggang sa mag-aral, ay siya na ang nag-aasikaso sa akin. Isa rin ang lola ko sa dahilan
kung bakit ako lumuwas para magtrabaho sa malayong lugar. Mahirap lang ang buhay namin sa probinsya sa Mindanao. Sa kagustuhan kong medyo umasenso naman ang buhay namin, nagpa siya akong tumawid ng dagat. Sumama ako sa pinsan ko sa Valenzuela dahil doon na ito nakatira na halos 7 taon na. Pauwi-uwi na lang siya sa aming probinsya para magbakasyon. Kaagad akong nag-file ng leaves sa trabaho para makauwi agad nang malaman ko ang masamang balita. Matanda na ang lola ko. Nasa 81 years old na siya at talagang katanda na ang kanyang ikinamatay. Nang dumating po ako sa bahay namin, nakita ko na agad ang mga taong nakikiramay. Sa labas pa lang ay nagkalat na sila. Mabait po kasi ang lola ko. Palakaibigan siya, kaya hindi na ako nagtataka na marami ang makikipaglamay. Nang pumasok ako sa loob ng bahay namin, nakita ko na agad ang kabaong ng lola ko sa sala. Binalot na ako ng lungkot dahil hindi ko man lang siya nakausap bago mamatay. Ang sabi sa akin ng nanay ko, masigla raw siya sa huling gabi niya at kinabukasan ay hindi na nagising. Akala nila ay magaling na ito mula sa ilang araw na nilalagnat. Pero ang sigla pala na yun ay huling pakita na niya. Hindi ko na naibaba ang mga dala kong gamit dahil dumiretso agad ako sa kabaong ng lola ko para tingnan siya. Naramdaman ko na lang na kinuha ng kapatid ko ang bitbit kong gamit at ipinasok sa aking kwarto. Okay naman ang itsura ng lola ko nang tingnan siya. Maliwalas ang mukha na parabang maginhawa siyang nagpahinga. Pero hindi ko pa rin maiwasang maiyak dahil wala na siya. Matapos ko siyang pagmasdan, sinunod ko namang tiningnan ang ginawang pag-aayos ng kanyang burol. Iniisip ko kasi na baka may kulang pa sa pagsasaayos. Maayos naman ang lahat. Pero ang labis kong pinagtakan sa burol niya ay ang malaking salamin na inilagay sa tapat ng kanyang ulunan. Nagmamadali akong pumunta sa kusina at hinagilap ang nanay ko. Itinanong ko sa kanya kung bakit may nakalagay na salamin doon. Mabilis akong hinatak ng nanay ko papasok sa kwarto namin. Doon niya sa akin sinabi ang dahilan kung bakit sila naglagay ng salamin. Pangontra daw ito sa mga fagad. Nang tanungin ko kung ano ang fagad na sinasabi niya at kung bakit kailangan ng pangontra, ang sabi niya, kwento raw ng lola niya noon na ang fagad ay uri ng maligno o aswang na kumakain ng bangkay. Sumasalakay raw ito kapag nakakaamoy ng patay. At ang pangontra lamang ay maglagay ng salamin sa ulunan ng labi dahil natatakot daw ang fagad kapag nakakakita ng dalawang mukha. Medyo nainis ako sa nanay ko dahil sa pinaniniwalaan niyang kasabihan. Nagtatalo pa kami. Natanggalin yun dahil masagwang tingnan at parang mas nakakatakot pa ito kaysa sinasabi niyang fagad. Nang tatanggalin na ng nanay ko ang salamin,
narinig ko ang bulungan ng mga tao sa labas. Nagtatanungan sila kung bakit daw inaalis, paano raw kung sumalakay ang fagad. Nalaman ko na marami rin pala ang nakakaalam nito. Pamilyar sila sa nilalang na iyon. Dahil doon, nakaramdam ako ng takot na baka nga totoo at baka nga sumalakay, kung kaya't pinigilan ko na ang nanay ko na alisin ng salamin. Ilang gabi na rin akong nagbabantay sa labi ng lola ko. Hindi ako umaalis sa sala kung saan naroon ang kanyang ataul. Medyo naniniwala rin ako na bawal matulugan o maiwang walang bantay ang nakaburol. Hindi ko nga lang alam kung ano ang mangyayari kapag nangyari yun. Pero ayoko namang mangyari. Ayokong may masama pang mangyari sa lola ko kahit patay na siya. Napalingon ako sa labas kung saan ay naroon ang mga taong nakikipaglamay. Isa-isa na silang nagsisiuwian. Nakita ko ang tatay ko na iniligpit na ang mga upuang hindi na ginagamit. Pinuntahan ko siya at tinulungan. Pagkatapos ay sinabihan na matulog na at ako na ang magbabantay kay Lola. Habang nagliligpit kami ng mga upuan, nakakarinig ako ng mga kaluskos sa madilim na bahagi ng bakuran namin. Madamo sa lugar na iyon at dinig na dinig kung may kung anong gumagalaw sa damuhan. Tinanong ko ang tatay ko kung naririnig niya ito, pero ang sabi niya ay baka pusa lang o kung anong hayop. Hinayaan ko na lang din dahil nga baka hayop lang yun. Bandang alas dos ng madaling araw, dahil sa pagod ng pamilya ko, mag-isa lang akong nagbantay sa lola ko dahil pinatulog ko na sila. Ang iba naman naming kamag-anak ay nag-uumpukan sa kusina at ang iba ay sa kwarto. Pumunta ako saglit sa kusina para magtimpla ng kape. Naabutan ko ang ilang tiyahin ko na pinag-uusapan ang tungkol sa mga pamahiin kapag may patay. Sinaway ko sila kasi kung kailan ba naman may burol, saka pinag-uusapan yun. Pero nakaramdam din talaga ako ng takot sa pinagsasasabi nila, kaya pinagsabihan ko. Tinanong pa ako ni Tia Lourdes kung sino raw ang bantay sa lola ko. Nang sinabi kong ako lang, napagalitan ako kasi hindi raw dapat yun iniiwanan. Sinabi kong magtitimpla lang ako ng kape kaya ako nagpunta ng kusina. Giit pa niya, dapat daw ay nagpatimpla na lang ako. Hindi ko na lang sila masyadong pinansin dahil ayaw kong humaba ang diskusyon. Pagkatapos kong magtimpla ay kaagad akong bumalik sa sala. Papunta pa lang ako nang mapansin kong may hayop na pumasok sa pintuan at dumiretso sa may kabaong ng lola ko. Nagmamadali akong pumunta dahil naisip ko na baka pusa ito at magtatalon doon. Mababagsakan ang mga gamit. Pagdating ko sa sala, nakita kong may mabilis na lumabas sa bintana mula sa kabaong ng lola ko. Hindi ko ito pinansin dahil inisip ko kung ano ang ginawa niya. Napatingin ako sa kabaong at nakita kong bagyang nakalihis ang takip nito. Nagmamadali akong sumilip para tingnan ang lola ko. Nakita kong nagalaw ang damit niya. Kinabahan ako dahil baka kung ano ang ginawa ng hayop na yun, at nagtataka ako
kung paano nitong nagalaw ang takip ng kabaong. Napaisip ako kung anong nilalang ito habang inaayos ko ang lola ko. Habang humihigop ako ng kape, napatingin ako sa salamin na nasa ulunan ng lola ko. Nabigla ako nang makita ang ibang imahe na naroon. Matandang kulubot ang balat, may mahabang tenga at mahabang buhok na nakaladlad at halos maging kumot ng katawan nito. Nakapatong din sa dibdib ang payat na kamay na may mahahaba at matutulis na kuko. Nabitawan ko ang kape at nagsisigaw. Naglapitan sa akin ang mga tiyahin kong nasa kusina at tinanong ako kung ano raw ang nangyari. Nakita nila akong namumutla at nakatulala sa salamin. Tinanong nila kung ano raw ang mayroon doon. Pinakalma muna nila ako bago muling tinanong. Nang may masmasan ako, sinabi ko na sa kanila ang nakita kong nag-iba ang itsura ng lola ko sa salamin. Akala ko ay hindi sila maniniwala, pero naging espekulasyon nila ang fagad. Halos tumugmaraw kasi ang sinabi kong itsura nito. Pero nagtataka rin sila kung bakit nasa salamin ito. Naisip ko bigla ang hayop na nakita kong lumabas ng bintana. Nagmamadali akong lumabas ng bahay at itinulak ang pansara ng bintana. Isinarado ko ito para wala ng hayop na makaraan doon. Pagbalik ko sa sala, naabutan ko ang mga tiyahin ko na kinokontak ang panganay nilang kapatid na si Tio Lando. Ito na lang kasi ang inaantay na umuwi para mailibing na ang lola. Kinaumagahan, bago ako matulog, ay kinuwento ni Tia Lourdes sa nanay at tatay ko ang nangyari nung gabi. Dahil doon, pinag-usapan nila na dapat ay kahit tatlo o apat ang maiiwang bantay at dapat ay may lalaki. Alalang-alala sila sa kung ano ang pwedeng sumalakay. Naguguluhan pa rin ako, pero hinahayaan ko na lang sila dahil para naman ito kay Lola. Pagkakain ko ay pumasok na ako sa kwarto. Nagbihis muna ako at pagkatapos ay nahiga na sa papag. Napanaginipan ko pa ang lola ko na nakangiti raw sa akin. Basta nakatitig lang siya habang nakangiti. Nagising ako dahil nakarinig ako ng ingay na parabang may kumakalmot sa dingding. Plywood ang dingding ng bahay, kaya dinig na dinig ang ingay kapag may gumagalaw sa labas. Ang likod ng kwarto namin ay ang likod na rin ng bahay. Sa likuran ng bahay namin, mga ilang dipa ay madamo na. Hindi naman yun nililinis dahil hindi nasakop ng bakuran namin. Bakanting lote yun na pagmamayari na ng iba. Dahil sa ingay na naririnig ko, kaya naiinis ako at hindi na makatulog. May naririnig din akong ingay na parabang bumubungis-ngis. Naisip ko na baka mga batang pasaway na naglalaro sa likod. Tumayo ako at binuksan ang bintana para sawayin ang gumagawa ng ingay. Pagtingin ko sa labas, wala namang mga bata o kahit tao na nakatambay doon. Napatingin ako sa may damuhan nang may marinig akong kaluskos.
Gumagalaw ang mga damo na parabang may hayop na naglalakad. Sinisipat kong mabuti kung ano ang naroon sa may damuhan. Maya-maya ay nakita ko ang kakaibang hayop na nakasuksok sa damo pero nakalitaw ang mukha nito. Dahil halos ikubli niya ang sarili sa damuhan, matalang ang malinaw kong nakikita. Bilog na bilog ito at nanlilisik. Hinablot ko ang laruan na bola na nakita ko sa sahig. Ibinato ko sa kanya. Gusto ko siyang umalis dahil natatakot ako, pero gusto ko rin siyang umalis para makita ko ng mabuti ang itsura niya. Pero dahil hindi umabot sa kanya ang inihagis kong bola, ay hindi siya umaalis. Para lang siyang nagtatago at naghihintay doon. Pero alam kong ako ang tinitingnan niya. Naghanap ako ng bagay na maibabato pa sa kanya. Habang naghahanap ako, ay narinig ko ang pagkaluskos sa damuhan. Mabilis akong dumungaw sa bintana. Nakita ko siyang gumagapang papalayo. Hindi ko gaano makita ang itsura niya dahil pilit na itinatago ang sarili sa damuhan. Pero dahil araw noon, nakita kong mahaba ang kanyang buhok. Kulay itim ito, kaya halata naman na buhok kahit nakahalo sa mga damo. Lumabas ako ng kwarto at palihim kong sinabi sa tatay ko ang nakita ko. Kaagad na gumawa ng paraan ang tatay ko. Kinausap niya ang ibang kapatid na lalaki at nagtulos sila ng mga kawayan sa likod ng bahay namin. Nilagyan nila ng tulis ang dulo nito. Nilagyan din nila ng ilaw para maliwanag kapag gabi. Gabi bago ang huling lamay nang dumating si Tio Lando. Dahil matagal din nila itong hindi nakita, mahaba-haba ang kanilang kwentuhan. Inabot sila ng alas tres bago magpasyang magsitulog. Dalawa na lang kami ng tatay ko ang gising at nagbabantay kay Lola. Pinatulog na raw niya kasi ang iba dahil mag-uumaga na rin naman. Lumabas ng bahay si tatay para umihi. Maya-maya ay naririnig ko ang tatay ko na parang may kaaway sa labas. Galit siyang nagsasalita na sinasabing hindi raw ito pwedeng pumunta sa lamay dahil hindi naman imbitado. Itinataboy niya ito ng paulit-ulit hanggang sa naririnig ko na parang hinahampas na ni tatay ang mga damo sa likod bahay. Napalabas ako para puntahan siya nang marinig ko ang kakaibang ingay. Parang paos na pusang nagagalit. Gusto ko sanang sawayin ang tatay ko dahil pati pusa ay inaaway niya. At madaling araw pa lang. At medyo madilim-dilim pa. Nakakahiya sa mga bagong tulog pa lang. Pagdating ko sa likod ng bahay namin, hinahampas ng tatay ko ang damuhan gamit yung kawayan na may tulis ang dulo. Tinanong ko siya kung sino ang kaaway niya. Pero bago pa ako sagutin ay nakita kong may tumalon mula sa damuhan papunta sa bubungan namin. Hindi ko naaninag ang itsura nito at ang nakita ko lang ay ang mahaba nitong buhok na halos tumakip sa katawan. Tinanong ko pa ang tatay ko kung ano yun dahil imposibleng pusa. Kasing laki ito ng tao. Saka wala namang pusa na may buhok na mahaba. Hindi ako sinagot ng tatay ko. Abala siya sa pagtataboy sa nilalang na yun at galit na galit pang kinakausap. Sinabihan din ako ng tatay ko na balikan ko si Lola
huwag ko raw iwanan dahil walang ibang bantay. Pinagbabato ng tatay ko ang bubong ng bahay namin para pababain yung nilalang na tumalon doon. Nagkakalampagan na sa bubungan dahil sa mga batong inihahagis ng tatay ko saka yung nilalang na paikot-ikot lang sa bubong ng bahay namin. Maingay talaga dahil yero ang bubong namin. Dahil sa ingay ay narinig kong nagising ang nanay ko, pati ang ilang kapatid niya. Nagising din ang ilang kapatid ko at nagtatanungan pa sila kung ano raw ang nangyayari. Napatakbo akong pabalik sa loob ng bahay nang magsigawan na sila. Pagdating ko sa may pintuan, hindi ako makapasok ng bahay dahil natigilan ako nang makitang may nakapatong sa ibabaw ng ataul ng lola ko. Yung itsura ng nakita ko sa salamin ay yun din ang nakita kong nakapatong sa kabaong ni lola. Nanlilisik ang mga mata niya, parang takot na takot, dahil nakita kong nanginginig ang kanyang kamay pati ang mga tuhod. Tatataranta siya dahil parang hindi malaman kung saan dadaan para makalabas ng bahay. Nasa pintuan kasi ako at nahaharangan ko ang daanan palabas. Panay naman ang sigawan ni nanay, pati ang mga kapatid ko at mga kamag-anak namin na nagising. Lahat ng sulok ng bahay ay may tao. Kaya siguro natataranta yung nilalang. Takot na takot ako. Hindi ako makagalaw dahil nakakatakot ang itsura ng halimaw na parabang manlalapa ng tao kapag sinubukan siyang saktan o lapitan. Napapatingin din siya sa salamin na parabang nagtataka kung bakit may isa pang tao doon na kamukha nung nasa loob ng kabaong. Lalo siyang natatakot dahil sa mga nakikita niya. Parang takot na takot dahil nakakita ng dalawang itsura. Maya-maya ay biglang napasigaw ng malakas yung isang nilalang na nasa bubungan namin na parabang nasaktan. Dahil doon ay marahas na tumulo ng halimaw na nasa ibabaw ng ataul ni Lola. Dahil sa takot ko na makasaktan ako, ay umiwas ako. Lumayo ako sa may pintuan nang makita ko siyang papalabas na. Sinundan ko pa siya ng tingin at nakita kong tumalon sa bubungan namin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng sandaling iyon. Nakatayo lang ako sa gilid ng pintuan at nanginginig sa takot. Nang makaalis na yung halimaw, narinig kong naglapitan si nanay sa lola ko para tingnan siya. Naririnig ko pa rin ang mga kaluskos sa bubungan namin. Nakikita ang mga nahuhulog na kawayan sa lupa. Yun kasi ang ibinabato ng tatay ko sa bubungan para itaboy yung mga halimaw. Maya-maya ay narinig kong nagtalunan yung dalawang halimaw sa bubungan at tinungo ang damuhan. Mas malakas na ang ingay sa damuhan na alam kong nagmamadaling tumakbo ang mga ito para makatakas. Naririnig ko pa rin ang tatay ko na hindi tinantana ng mga ito sa pagtataboy palayo. Panaymura na ang tatay ko sa kanila at sinasabing hindi raw nila magiging pagkain ang lola ko. Nang mahimasmasan ako ay pumasok na ako ng bahay. Mabuti na lang talaga at walang nangyari sa lola ko. Sa tingin ko ay talagang nakatulong sa pagtataboy ng fagad ang paglalagay ng salamin. Huling lamay ng lola ko at mas marami na ang tao. Naging usap-usapan tuloy sa amin ang nangyari nung gabi sa huling lamay. Muling nabuhay ang kwento ng fagad sa lugar namin ng sandaling iyon. Napag-usapan din ang nangyari sa ninuno ng isa naming kapitbahay.
sinalakay din daw ng fagad ang bangkay ng kanilang kalululuhan. Mayroon ding nagkwento na may nabalitaan silang bangkay na hinihinalang kinain ng fagad. Natagpuan ang bangkay sa damuhan, nabutas ang tiyan at wala ng laman loob. Butas-butas din daw ang laman na parang pinagkakagat. Dahil sa nangyari, mas marami na ang hindi natulog sa huling lamay ng lola ko. May mga kapitbahay din kaming nagmalasakit na samahan kaming magbantay dahil baka bumalik daw ang halimaw. Kung sakaling bumalik, ay mas marami na raw ang papatay sa halimaw na yun. Nang matapos ang libing ng lola ko, isa-isa na rin nag-uwian ang mga kamag-anak namin. Ang ilang kapatid ng nanay ko na malapit lang ang bahay ay nagsiuwi na rin. Habang ang mga malalayo ay nanatili pa ng isa o dalawang araw para daw makapagbakasyon ng ilang araw pa. Dahil dalawang linggo lang ang aking leave, bumalik na rin ako ng Valenzuela. Wala pang isang buwan ang nakalipas matapos kong bumalik ng Valenzuela, ibinalita sa akin ng nanay ko na muling sumalakay ang fagad sa kabilang barangay kung saan may nakaburol daw. Dahil doon, parang nagkaroon na ng kasunduan ng mga kalalakihan sa lugar namin na sa tuwing may lamay, magbabantay sila para may lalaban sa halimaw sakaling sumalakay ito. Noong una, ayaw ko pang paniwalaan ang tungkol sa fagad. Pero dahil sa naranasan ko ito, naniniwala na ako. Namatay ang tiyuhin ko na kapatid ng tatay ko dahil naaksidente sa trabaho. Kagaya ng ginawa nila kay Lola, nilagyan din nila ng salamin ang ulunan ng kabaong niya. Weird. Pero kung ito lang din ang paraan para hindi gawing pagkain ng fagad ang labi, wala naman sigurong masama na gawin ito. 53 years old na po ako ngayon, Sir Jupiter, at ang kwento ko ay ipinasusulat ko lang sa apo kong sinika. Nakatira na ako ngayon sa Cavite dahil dito na ako nakapag-asawa at nakapagpamilya. Naging libangan ko na ang pakikinig ng inyong channel mula nang pinakinggan ito ng apo kong si Nathan na naka-loudspeaker. Natuwa ako dahil sa mga kwentong inyong binabasa, kung kaya't nagsubok ako na magbahagi rin ng kwento. Hindi ko alam kung may nakakaalam pa sa halimaw na fagad. Mayroon din kayang may kagaya kong karanasan mula sa mga masugid na tagapakinig ng kwentong takip silim. Kung may kwento po kayo, sana mabasa ko sa comment section. Isang malaking pasasalamat kung mapakinggan ko ang kwento kong ito sa inyong channel. Maraming salamat po at God bless sa kwentong takip silim. Magandang araw po, Sir Jupiter. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ador. Mayroon po akong kakaibang karanasan. Tungkol po ito sa mga aswang na kung tawagin ay atikulan. Narinig ko na itong aswang mula sa mga matatanda sa aming lugar.
Pinag-uusapan nila ito habang nagpapahinga tuwing hapon. Minsan kasama ng lolo ko ang mga kaibigan niya. Galing sila sa bundok at bago magsiuwian sa kanilang bahay, ay dumadaan muna sila sa bahay namin noon para magkape. Kanya-kanya silang pagbibida sa karanasan nila sa iba't ibang aswang na nakakainkwentro nila sa bundok. 12 anyos ako nang marinig ko ang kwento ng aking lolo tungkol sa atikulan. Nahatak nito ang aking atensyon dahil kakaiba ang kwentong ito. Ang atikulan daw ay parang mga ordinaryong batang naglalaro sa gubat. Pero kapag sinuway o tinawag sila at naistorbo ang kanilang paglalaro, lulusob sila para patayin ang taong gumambala sa kanila. Ayon sa lolo ko, ang mga aswang daw na ito ay nagmula sa Mindanao. Pero nagulat siya dito sa Luzon ay mayroon na rin. Nung narinig ko ito sa aking lolo, napaisip ako kung totoo nga ba sila. Akala ko noon ay libangan lang ni na lolo ang kwentong aswang, subalit nang ako ay minsang pumunta sa bundok sa taniman namin ng dalanghita, nasaksihan ng aking mga mata ang mga atikulan. Mahigit 2 kilometro ang nilalakad ko papunta sa taniman namin ng dalanghita. Walang sasakyan na dumadaan doon, kaya talagang naglalakad lang kami. 2 o 3 beses sa isang buwan ako pumupunta para bisitahin ang aming lupa. Kapag marami nang aanihin, ay saka ko isinasama ang mga kapatid kong lalaki. Pero nang sandaling yun, ay bibisita lang ako sa dalanghitaan kung kaya't ako lang mag-isa ang nagpunta. Habang naglalakad ako, nakita ko sa bandang unahan si Tata Muring. Isa siya sa mga kapitbahay namin na matyaga pa rin nagpupunta sa bundok para bisitahin ang kanilang lupa. Kahit matanda na, masigla pa rin siya at mabilis pang lumakad. Binilisan ko ang paghakbang para maabutan ko siya. Ginulat ko pa siya nang makalapit ako. Halos mapatalon naman siya dahil sa pagkagulat. Biniro ko siya na kung mas malakas pa ang aking panggugulat ay baka napatakbo ko siya. Bagyang nagalit sa akin ang matanda at sinabihan akong huwag daw akong maingay dahil baka may magambala kaming mga nilalang na naninirahan sa gubat. Tatawa-tawa pa ako habang tinatanong siya ng ano bang mga gambala ko? Mga atikulan? Tiningnan niya ako ng matalim at nakita kong nagtimpi lang siya ng galit. Naglakad na uli siya at sinabayan ko naman. Tahimik lang kaming naglalakad. Hanggang sa nainip ako at tinanong ko siya kung hinog na ba ang mga dalanghita niyang tanim. Sumagot naman siya na kaya raw pupuntahan niya ito para malaman kung hinog na. Malay daw ba niya kung hinog na gayong hindi pa naman nakikita? Natawa ako ng bahagya sa sinabi niya dahil tama nga naman siya. Habang kinukulit ko siya, nakarinig ako ng mga kakaibang ingay. Parang mga batang nagtatawanan habang naghahabulan dahil palipat-lipat ang boses nila. Napahinto ako sa paglalakad at pinakinggan ko pa ito ng mabuti. Nabigla ako ng kabigin ni Tata Muring ang braso ko at binulungan ako na kung ano raw ang aking naririnig o makikita, ay huwag ko nang pansinin. Hayaan ko na lang daw ang mga ito. Nagpatuloy kami sa paglalakad pero ang atensyon ko ay nasa mga ingay na naririnig ko.
Gustong gusto ko talagang makita at malaman kung bakit may mga batang naglalaro sa bundok. Nakarinig na rin ako ng mga kaluskus ng tuyong dahon. Pati tunog ng mga sanga na parang inaakyat. Pati si Tata Muring ay hindi na maitatanggi na naririnig din ito. Napahinto siya sa paglalakad. Pero halata ko sa kanya na kinakabahan siya. Bakas sa mukha niya ang takot dahil namumutla na siya. Sinabihan niya ako na dapat ay bilisan naming makaalis sa lugar na yon. Delikado na raw kung magtatagal pa kami. Sinagot ko siya na kung paanong magiging delikado kung mga bata lang ang naririnig namin. Naghalo ang kaba at tuwa sa akin nang sabihin niyang hindi raw mga ordinaryong bata ang naririnig namin. Mga aswang na atikulan tao ang mga ito. Natagalan ako sa pagsagot sa kanya dahil nangibabaw sa akin ang kagustuhan ko na makita ang mga atikulan. Nasa isip ko kasi, kagaya ba ito ng mga tiyanak? Tinanong ko si Tata Muring kung ano bang klase ng aswang ang mga atikulan. Pero nagalit siya sa akin. Huwag ko raw mabanggit-banggit ang pangalan nila dahil baka kami ay marinig at magalit ang mga ito. Kapag daw nangyari yun, tiyak na hindi kami makakaligtas dahil pumapatay raw ang mga aswang na yun. Dahil sa sinabi ni Tata Muring, kinilabutan na ako. Sumunod ako sa sinabi niyang magmadali na kami sa paglakad at huwag nang pansinin kung anuman ang nasa paligid. Pero nagulat ako nang biglang napahinto si Tata Muring sa paglalakad at biglang nagtago sa isang puno. Nang tingnan ko siya, kabadong-kabado siya. Hinahagod niya ang paghinga dahil sa kaba. Tinanong ko pa siya kung bakit bigla na lang siyang nagtago. Pero sinenyasan niya lang ako na magtago rin. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lang ang reaksyon niya. Nagtataka ako sa sinisenyas niya pero dahil hindi ako makapag-isip ng gagawin, bigla niya akong hinila. Nagtago kami sa katawan ng matabang puno. Binulungan niya ako na may nakita raw siyang atikulan sa bandang unahan. Kumabog na rin ang dibdib ko dahil sa sinabi niya. Inutusan pa niya akong silipin kung naroon pa ito. Dahil sa kaba ko, hindi ko magawang tingnan ang bandang unahan ng daan kung saan ay nakita niya raw ang aswang. Pero dahil pinipilit niya akong tingnan ito, sumilip ako saglit. Kitang-kita ko ang mga batang naglalaro. Naghahabulan sila at nagtatawanan. Ang saya-saya nilang tingnan. Nawala ang kaba ko at tinawanan ko na lang si Tata Muring. Sinabi kong mga bata lang ang naroon at hindi naman sila nakakatakot. Pero nang maisip ko ang sinabi ng lolo ko na ang mga atikulan ay tila ordinaryong bata na naglalaro, halos maubusan ako ng lakas. Nanlambot ang tuhod ko at napakapit pa ako kay Tata Muring. Tinanong ko siya kung yun nga ba ang mga atikulan. Tumango siya sa tanong ko, kaya tinanong ko siya ulit kung ano ang gagawin namin. Ang sagot niya lang sa akin, dapat daw ay mabilis akong tumakbo o kaya ay magtago. Yun lang daw ang tanging magagawa ko kapag nakita kami ng mga aswang. Inayarin niya akong umuwi na lang dahil mali raw ang araw ng pagpunta namin. Mukhang yun raw ang araw ng paglalaro ng mga aswang sa gubat. Dahan-dahan kaming naglakad pabalik.
Pero nagulat na lang kami ni Tata Muring nang may nakasabay kaming isang batang babae na sa may damuhan ito naglalakad. Napahinto ito at bigla kaming tiningnan. Ganoon din ang ginawa namin nang makita siya. Para kaming nakipagtitigan sa bata. Nakakatakot ang itsura niya. Matalim kung tumingin. Maputla ang kulay ng balat na parang hindi nasisikatan ng araw. Napasigaw ako nang bigla itong ngumiti. Nakita ko ang maliliit at matutulis nitong ngipin. Biglang naging mabangis ang itsura niya. Gumawa siya ng kakaibang sigaw na humatak ng atensyon sa mga kasama niya. Biglang hinablot ni Tata Muring ang braso ko at sinabihin akong tumakbo na sa bilis na kaya kong gawin. Nang sabihin niya yun, naghalo-halo na ang taranta, kaba at takot ko. Hindi ko alam kung ano ang kayang gawin ng mga tikulan. Nagambala ko na sila. Nag-iingay ang mga batang aswang para silang nagkakagulo. Hindi ko alam kung galit ba o takot sila. Pero kami ni Tata Muring, tumakbo kami ng mabilis pabalik sa aming pinanggalingan. Kahit ang edad ni Tata Muring ay nasa 50 na, mabilis pa rin siyang tumakbo. Akala ko ay maiiwanan ko siya, pero ako ang naiiwan niya. Malakas pa rin talaga ang matanda. Napatid pa ako sa bato dahil hindi ko tinitingnan ang daan. Nadapa ako at pinilit na tumayo para tumakbo ulit. Pagtayo ko, nakita ko ang ilang mga atikulan na nagpalipat-lipat sa sanga ng mga puno habang hinahabol kami. Mahahaba na ang braso nila, kaya madali silang nakakalambitin sa mga sanga. Sa sobrang haba ng braso nila ay umabot na ito sa kanilang paa. Mahahaba rin ang kanilang mga daliri. Narinig ko si Tata Muring na sinisigawan akong tumakbo na bago pa ako maabutan ng mga aswang. Dali-dali akong tumakbo sa kinaroroonan niya. Nagsuot kami sa damuhan. Gumapang kami at umailalim sa mga nagtataas ang damo para hindi kami makita ng mga aswang. Kahit nagkasabit-sabit kami sa mga tinik ay hindi namin magawang indahin dahil mas gusto namin ang mabuhay. Nang mapagod kami, huminto kami sa isang puno ng dalanghita na nakatumba. Ginapangan na ito ng mga damo at makahiya. Kahit bumabaon ang tinik ng mga damo at dalanghita sa balat namin, ay sumuot pa rin kami sa ilalim ng nakatumbang dalanghita. Makapal kasi ang damo doon na naisip namin na baka hindi kami makita ng mga atikulan. Pigil ang hininga namin at hindi talaga kami gumagalaw para hindi makagawa ng ingay. Dahil nakita namin ang ilang mga aswang na nasa malapit na. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang iniuunat nila ang mahaba nilang braso para hawiin ang mga damo. Pero nagtataka ako dahil hindi nila magawang lumapit. Pinagmamasdan namin sila habang nakatago kami. Pakiramdam ko ay naaamoy nila kami dahil nakaharap sila sa kinaroroonan namin. Pero ayaw nila kaming lapitan. Nagagalit sila at sumisigaw dahil hindi nila kami mapuntahan. Napaatras ako ng bahagya nang may isang magtangkang lapitan kami. Iniunat niya ang mahabang braso at pinilit abutin ang mga damo na pinagtataguan namin. Pero pasigaw siyang umiyak ng matusok ng tinik ng dalanghita. Umatras siya at galit na sumigaw. Pinagsisira nito ang mga damong nasa paligid niya. Narinig ko ang sinabi ni Tata Muring na tama nga raw ang lolo ko.
kahinaan ng mga tikulan, ang dalanghita at kalamansi. Nasasaktan daw ang mga ito tuwing nasusugatan ng tinik. Mabuti na lang talaga at naisipan naming sa puno ng dalanghita magtago. Maya-maya ay nakita namin ang mga atikulan na isa-isa nang nagsisialis. Hinintay namin silang makaalis lahat, saka kami lumabas mula sa pinagtataguan. Sinabi ni Tata Moring na kailangang makaalis kami agad bago pa maisipan ng mga aswang na balikan kami. Pumutol kami ng sanga ng dalanghita at binitbit ito. Naisip naming kapag sumalakay uli ay may panghampas na kami sa mga aswang. Wala kaming imik habang naglalakad. Hanggang sa makilala ni Tata Moring na ang nilalakaran namin ay lupain na ng kumpare niyang si Mang Nestor. Pinagmadali niya ako at doon daw kami didiretso sa kubo na pahingahan ng kumpare niya. Nakita ko kasi nahirap nang maglakad si Tata Moring dahil sa mga sugat niya. Nang marating namin ang kubo ni Mang Nestor, naabutan namin ito na nagkakape. Agad niya kaming sinalubong at tinanong kung saan daw kami nanggaling at bakit daw ganoon ang itsura namin. Para daw kaming nakipagsagupaan sa mga mababangis na hayop. Nang sabihin namin na sinalakay nga kami ng mga aswang na atikulan, hindi malaman ni Mang Nestor ang gagawing reaksyon. Parang gusto niyang matawa sa kwento namin. Pero sinabi niyang mabuti raw at buhay pa kami. Kay Mang Nestor namin nalaman na kapag nagalit ang mga atikulan, ay pinapatay nito ang biktima at ikinakalat ang mga bituka nito. Hindi naman daw kumakain ng tao ang mga aswang na yun, basta pumapatay lang sila. Sinabihan pa kami ni Mang Nestor na mabuti raw at nagdala kami ng dalanghita. Dinanong pa niya kami kung paano namin nalaman na ito ay panlaban sa mga aswang na yun. Nang sabihin namin na dahil sa nakita na nasaktan yung isang atikulan, ay nalaman naming takot sila na masugatan sa tinik ng dalanghita. Sabi pa ni Mang Nestor, ayaw din daw ng mga aswang na yon sa amoy ng balat ng dalanghita kasi hindi raw nakakahinga ang mga ito. Habang nagpapahinga kami sa kubo, doon ko nalaman sa kwento nila na ang ibang nalalaman pala nila ay mula pa sa lolo ko. Itinuro pala ito sa kanila dahil nakasagupa ng lolo ko ang mga atikulan noong nagpupunta pa siya sa bundok. Ang tatay ni Mang Nestor ay isa pala sa mga kasama ni Lolo noong nakalaban nila ang mga aswang. Ang kwento raw sa kanya ng tatay niya, nilabanan raw nila ng itak ang mga tikulan. Pero dahil nga sa mahahaba ang mga braso at daliri ng mga ito, mabilis silang naiiwasan dahil pasabit-sabit sa mga sanga. Tumakbo lang daw sila ng tumakbo hanggang sa makarating sa taniman ng mga dalanghita. Naisipan nilang dalawa na kumuha ng mga sanga at gawing panghampas sa mga aswang dahil hindi nga nila maabot ang mga ito kapag nasa itaas ng puno. Nang makakita raw sila ng isang atikulan na parang naligaw dahil naiwan ng mga kasama, pinaghampas daw nila ito ng sanga ng dalanghita. Pumapalahaw daw ito sa sakit, nanghihina raw kapag bumabaon ang tinik ng dalanghita sa katawan nito. Nang mapuno raw ng sugat ang katawan ng atikulan, hindi na raw ito makagalaw. Dahil daw sa galit ng lolo ko, naghiwa raw ito ng bunga ng dalanghita at pinagpipiga pa ang katas sa sugat ng aswang. Akala raw nila ay umaatungal sa hapdi ang aswang,
Pero nalaman nila na nahihirapan pala ito sa paghinga dahil naaamoy ang balat ng dalanghita habang pinipiga ito ng lolo ko. Halos mapatay raw nila ang aswang pero iniwan din nila nang makitang nagbabalikan na ang mga kasama nito. Mabilis daw na tumakbo ang lolo ko at ang tatay ni Mang Nestor. Nang tanungin ko kung saan ba talaga nakatira o nagtatago ang mga aswang na iyon, ang sabi ni Mang Nestor, sabi raw ng mga matatanda na nakasagupa sa mga ito, sa mga kuweba o sa madidilim na lugar ito nakatira, kaya raw mapuputla ang kulay ng balat dahil hindi nasisikatan ng araw. Kapag daw tag-init, lumalabas sila para maglaro habang nagbibilan sa araw. Pero kapag nagambalang araw, ay pumapatay ito. Kumbaga, inuunahan nila na sila ay mapatay. Doon ako namangha at bumilib sa tapang ng lolo ko noong nabubuhay pa. Talaga palang totoo ang mga kwento niya noon. Akala ko ay katuwaan lang o kaya'y payabangan ng istorya. Ganoon kasi ang mga matatanda, minsan kahit hindi na totoo, ay ikinikwento pa nila para lang maangasan at mahigitan ang karanasan ng iba. May itinatagong panlunas si Mang Nestor para sa sugat at ibinigay niya ito kay Tata Muring. Pinalulunasan nito ang mga sugat dahil baka maamoy ng mga tikulan at balikan kami. Malakas daw ang pandinig at pang-amoy ng mga aswang na iyon. Nang magamot na ni Tata Muring ang mga sugat niya ay nagpasya na kaming bumalik ng bayan. Pare-pareho kaming hindi na tumuloy sa pagbisita sa taniman dahil baka sumalakay uli ang mga aswang. Habang naglalakad kami pauwi, tahimik na kami at alerto. Parang itinutulag din ako ng sarili ko na maging mapagmatsyag dahil baka nasa paligid lang ang mga batang aswang. Ang sabi ni Mang Nestor, hanggat may sikat pa raw ang araw, ay naglalaro lang ang mga ito sa bundok habang nagbibilan sa araw. Gustong-gusto raw ng mga ito ang sikat ng araw. Pero madalang daw lumabas ang batang aswang. Napansin nila na lumalabas sila kapag panahon kung kailan matindi ang tag-init. Pero napapatanong ako sa dalawang matanda na kasama ko. Kung tag-init lang lumalabas ang mga atikulan, bakit lumabas sila kayong taglamig na? Nag-aamihan na ng panahong iyon, Sir Jupiter, kaya nagtataka ako kung bakit parang nahuli na sila sa summer. Napaisip din sina Tata Muring at Mang Nestor sa sinabi ko hanggang sa maalala nila ang sinabi raw ng lolo ko noong ikinikwento pa nito ang tungkol sa mga atikulan. May pagkakataon daw na lumalabas sila para kumuha ng alay. Sadya raw na nagpapakita sila para makakuha ng mga biktima. Inaalay daw ito para magkaroon ng tag-init dahil malamig na ang panahon. Hindi ko alam na ang mga kwento ng lolo ko ay malaki ang impluwensya sa mga naninirahan sa aming lugar. Napakarami palang alam ng lolo ko sa mga aswang, pero noong bata pa ako ay tinatawanan ko lang. Kung hindi ko pa nakasagupa ang mga ito, ay hindi pa ako maniniwala. Malapit na kami sa Bukana. Palabas na kami ng bundok nang bigla kaming napahinto dahil sa mga kalalakihang nagtatakbuhan. Natataranta sila sa kakatakbo na parabang may humahabol sa kanila. Nang tanongin ni Mang Nestor ang isa dahil bagya itong tumigil sa pagdakbo para huminga saglit, sinabi nitong
may mga kakaibang bata silang nakita sa bundok. Dahil sa takot daw nila nang mag-iba ang anyo ng mga ito, ay nagtakbuhan na silang pabalik. Matapos yun sabihin ng lalaki, ay nakitakbo na rin kami. Naisip namin, baka sinundan sila ng mga atikulahan. Napayapa lang kami ng makakita na kami ng mga kamahayan. Hindi na raw susunod ang mga aswang na yun dahil marami ng tao sa bayan. Inaya ko muna ang dalawang matanda sa aming bahay upang magkape. Kagaya ng ginagawa ng lolo ko noon, nagkwentuhan muna kami habang nagpapahinga sina Mang Nestor at Tata Moring. Mula rin noon kapag pumupunta ako sa taniman namin ng dalanghita, sumasabay na ako sa dalawang matanda. Bukod sa marami akong nalalaman at natututunan sa kanila, parang naaalala ko ang lolo ko. Natatandaan ko pa noon na tinatawag pa ako ni lolo para kwentuhan ako. Pero noong bata pa ako, ayaw ko talagang makinig sa kanya. Masyadong makwento si lolo noon. Hindi yung titigil sa kakakwento hanggat hindi nakakatulog. Kapag naman ako ang nakatulog habang siya ay nagkikwento, pinipindot niya ang aking ilong at nagigising ako. Pagkatapos ay tinatawanan niya ako at sinasabihang matulog na ulit. Ganoon kakulit ang lolo ko noon, kaya palagi akong umiiwas sa kanya. Tumatakas ako at nakikipaglaro na lang sa mga kaedad ko. Ngayong 28 anyos na ako, naisip ko, dapat pala pinakinggan ko ang mga kwento ni lolo noon. Ngayon kasi, nakikinig na lang ako ng kwento ni lolo mula sa ibang tao. Hanggang dito na lamang po Sir Jupiter at marami pong salamat sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng sitio Bangungot ng kwentong Takipsilim.